ang tunay na ministro, hindi nalalaos. Ang tunay na ministro, hindi nalalaos. Kumukupas lang ang lakas. Lakas ng katawan nang nawawala. Minsan pati linaw ng mata, talas ng pandinig, yun lang ang nawawala sa ministro. Katawan lang ang naapektuhan. Pero ang pagkataong loob, ang kanyang pagkaministro, nagniningning, nag-uumalam ang kanyang damdamin. Ano tinitignan natin? 17. Sapagkat ang aming magaang nakabigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong-lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, tatapat ang bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Sa nakatingin ng tunay na ministro, doon, sa darating, sa kaligtasan. Sana yung madalas nating banggitin sa panalangin, pagka tayo'y humihingi ng awa sa Diyos, yung sinasabi nating Panginoong Jesus, pagbabalik mo, isasama mo kaming lahat. Sana damdamin nyo yun. Na sinasabi nyo, isama ka rin, isama ka bilang ministro, isama pati pamilya nyo, isama pati mga anak natin, isama tayong lahat. Sana totoo yun. Hindi sapagkat narinig nyo lang na magandang banggitin sa panalangin, ginaya na ninyo. Hindi sapagkat narinig nyo yung pala'y sinasampalatayahan na ng iglesia, ginamit na ninyo. Kundi yun ang tunay na damdamin at pananalig ninyo. Kumbinsido tayo ron. Pagdating ng paghuhukom, haharap sa Diyos ang buong iglesia, unang-unang mga ministro. Ang ministrong nagpagal, ang ministrong nagmalasakit, ang ministrong namuhunan, ang ministrong pumanaw, na binaw ng maningning na ministeryo, at ang ministrong darat ng buhay na maningning ang pagsasakatuparan ng kanyang tungkulin. Yan ang mga ministrong makahaharap sa Diyos kasama ng iglesyang pinaningning ng pamamahala tungo sa kanilang italiligtas. Marami na tayong natanaw mga maniningning na ministro. Kumislap ang kanilang ministeryo. Sundan natin ang liwanag na nakita natin sa kanila. Buhay pa iba sa kanila. Nakikita pa natin sila. Gawin nating modelo ang mga bahaging naging batiting kadang kulay ng kanilang pananagutan, naging maningning ang kanilang buhay. At yun naman ang sinasabi at ipinakikiusap natin sa ilan na ngayon ay kasama natin sa kapulungan ito. Mga kapatid ng mga matatandang ministro, sa pangalan po ng mga batang ministro at mga manggagawang narito, salin niyo sa amin.